Nakaboto sa halalang pambarangay si Pangulong Aquino at meron pa siyang iniwang pangako sa nakasabay na botante. Sa Senior Citizens Lane naman, bumoto si Vice President Jejomar Binay kasama ang kanyang asawa. Hindi rin nagpahuli ang iba pang mga opisyal. Magbabandila si Willard Cheng. Alas 11 ng umaga dumating ang Pangulo sa presintong ito sa Central Azucarera de Tarlac Elementary School. Kasama niya ang mga kapatid na sina Bolsi, Pinky at mga Bayaw. Parang classmate lang na kinausap ng Pangulo ang kapwa botante na si Domingo Simon, 75 taong gulang. Ikinuwento ni Mang Domingo sa Pangulo ang sakit sa bato at kawalan ng pensyon. Masaya siyang lumabas matapos mangako ang Pangulo na tutulungan siya sa pagpapagamot. Parang nadugtuhan ang buhay ko, nalalabi, baka itong susunod na eleksyon hindi ko nabutan. Pero ngayon, ang laki ng pag-asa ko dahil natulungan ako ng husto. Sa San Antonio National High School naman bumoto si Vice President Jejomar Binay at pamilya. Sa PWD at Senior Citizen Section, sa unang palapag ng polling center bumoto ang mag-asawang Binay. Hirap na kasing umakyat ng hagdan si Mrs. Binay matapos maoperahan sa tuhod. Dinala pa sa 4th floor ang balota ng mag-asawa para ihulog sa ballot box. Dapat katulad yung balota ko, ipinigay ko dun sa isa. Hindi ko naman nalalaman kung saan yung gagaling yun. Dapat dito na mismo sa pinagbotohan ihuhulog. Sa Maynila, nakaboto pa rin si Mayor Joseph Estrada sa kabila ng sunog na tumupok sa apat na classroom sa P. Burgos Elementary School kagabi. Wala namang nasunog na gamit sa halalan dahil umaga pa lang dinadala ang mga election para Fernalia. Inilipat na lang sa ibang lugar sa paaralan ang botohan para sa mga apektadong presinto. Kala ko merong sabotage o ano. Hindi naman related. Wala naman relasyon sa politika. At sa Batac City, Ilocos Norte, magkasabay na bumoto ang magkapatid na Senador Bongbong at Governor Aimee Marcos. Mas maaga dumating ang kanilang ina na si Congresswoman Imelda Marcos at nauna na siyang bumoto. Para sa Bandila, Willard Cheng.